What's up mga ka-YouTube? This is Bernard Lopez. Welcome back to my channel. In this video, we're gonna talk about iPhone 11. So, si iPhone 11 ay 3 years old na siya. And September siya nilabas 2019. Yan. So, ang unahin natin is yung build or quality ng iPhone 11. Yan. So yung frame niya guys is aluminum frame. Yan. Yung 11 Pro at 11 Pro Max is stainless steel. So si iPhone 11 is aluminum lang. Yan. Yung bali parang pagka tiningnan mo sa harapan para siyang iPhone 10R. So yung body ni iPhone 10R at iPhone 11 is parehas lang na aluminum. Ang pagkakaiba lang ni iPhone 10R kay iPhone 11 is yung camera niya is isa lang. Dito naman kay iPhone 11 ay dalawa. Hinarap mo si iPhone 11 at pinagtabi mo kay iPhone 10R as pareho lang ng screen. So kung may case ka ni iPhone ditong iPhone 11, pwede mong gamitin kay iPhone 10R. Pero yung samantalang yung kay iPhone 10R ay hindi mo pwedeng gamitin kay iPhone 11 dahil nga ang camera niya sa likod ay isa lang. So yung ano nga, yung LCD niya is 6.1 inches and ano siya, liquid retina LCD lang siya. So hindi siya OLED display. So wala naman problema guys kung LCD lang siya. Hindi mo naman mahahalata na pagka nasanay ka na sa gantong LCD. Battery naman niya is 3110 mAh. Yan, mas malaki siya ng konti kay iPhone 10R. Ang kagandahan ng battery nito is yun nga yung LCD niya, hindi masyadong kakain ng battery. Kasi nga LCD lang siya at hindi siya OLED display. Yung brightness niya ay hindi katulad ng OLED. So mas matipid talaga siya sa kumain ng battery dahil nga sa kanyang screen. Yung RAM naman niya is 4GB at yung kanyang chip is A13 Bionic. Pwede rin siyang mag-upgrade ng iOS 16.0.2. Ang problema nga lang dito sa iPhone 11 is yung battery niya, yan. Kasi sa iPhone 12 pataas, pwedeng lagyan ng battery percentage yung kanyang battery dito sa harap. Ngunit dito sa iPhone 11, hindi pwedeng lagyan ng battery percentage. So along with the selfie camera, yan, wide yung kanyang selfie, yan, 12 megapixel wide. So katabi pa rin niya yung sensor, yan yung face recognition, yan, umiilaw siya, di ba? So yung notch niya is malaki kumpara sa iPhone 13. So kung dadako naman tayo sa cameras niya sa likod is parehas naman silang 12 megapixel, yan, isang ultra wide at yung wide 12 megapixel. Capable din naman siya ng wireless charging dahil nga glass yung kanyang likod. So, pero hindi naman siya ganun kabilis mag-charge gamit ang wireless charging. Question is, iPhone 12 is still worth it guys bilhin ngayong mayroon na tayong iPhone 14. So for me guys, this is still worth it for as long as nag-update pa siya ng iOS. Meron mga picture na hindi na nalalagay dito sa iPhone 11 yung nga nabanggit ko dun sa battery health niya, I mean battery percentage. For as long as mag-update, marami pa naman tong pagdadaan ng update at matibay pa siya. Yan. Kung maingat ka naman guys sa isang bagay or sa cellphone mo, tatagal pa siya. It's a really good budget phone guys. Ang maipapayo ko lang kung gusto mong bumili ng iPhone, lagi ko sinasabi yung mas mataas ng
storage, kagaya ng 256 gigabytes, pwede. Mas mababa na kasi yung 64 gigabytes eh. 128 gigabytes is okay lang din, pero if you can get the 256 gigabytes, much better. So yun guys, thank you sa panonood ng aking video. Nawa mayroon kang natutunan or napunot sa aking video ng iPhone 11. Thank you guys. Keep safe. Peace.